Amen. Muli po, bigyan natin ng ating Panginoon Diyos ng isang malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Amen. Sige po. At sa pagkakataong pong ito, tayo po ay darako na sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon. Kaya po tayo po ay makinig at ihanda po natin ang ating mga sarili sa pakikinig ng kanyang mga salita. At inaayayan ko po ang bawat isa na tayo po ay magsitayo bilang paggalang po sa pagbasa ng salita ng ating Panginoon. Amen. Amen. Sige po, bago tayo bumasa sa ating verse, sa ating key verse, ay gusto ko munang batiin ang bawat isa sa atin. Amen. Nandito po yung inyong tugon sa screen kapag kinamusta ko po kayo. Amen. Praise the Lord. I'm well and blessed all the time. How are you today, people of God? Amen. Sa Tagalog, purihin ng Diyos, ako ay mabuti at pinagpala sa lahat ng oras at panahon. Kamusta kayo, mga pinaging banal ng Diyos? Amen. Sige po, ang ating pong key verse ay magmumula sa Romans chapter 13, verses 11 to 14. Salitan po tayo sa pagbasa at sa last verse ay sabay-sabay po tayo. Verse 11, and do this, knowing the time that now it is high time to awake out of sleep. For now our salvation is nearer than when we first believed. Verse 12, read. Verse 13, let us walk properly as in the day, not in revelry and drunkenness, not in lewdness and lust, not in strife and envy. Verse 14, or altogether, but put on the Lord Jesus Christ and make no provision for the flesh to fulfill its lust. Sa Tagalog po atin pong basahin, verse 11. Verse 12, namamaalam na ang gabi at malapit ng lumiwanag. Layuan na natin ang lahat ng masasamang gawain at italaga natin ang sarili sa paggawa ng mabuti. Verse 13, basa po. Verse 14, sabay-sabay po. Gawin ninyo ang Panginoong Hesukristo bilang sandata at huwag ninyong pagbigyan ng laman upang masunod ang mga hiling nito. Tayo po yumuko at tayo manalangin. Dakilang Diyos, Panginoon, sa oras na ito, Lord, kami ay lumalapit sa iyong harapan ng buong puso at na may pagpapakumbaba, Panginoon. Lord, pinupuri at sinasamba ka namin, Panginoon, sapagkat ikaw ang Diyos na kataas-taasan, ang Diyos na buhay, ang Diyos na banal, ang Diyos na dakila at makapangyarihang tunay, Panginoon. Lord, sa oras na ito, kami po ay nagpapasalamat sa opportunity na binigay mo sa bawat isa sa amin na makarinig ng iyong mga salita, Panginoon. Salamat po, O Diyos, dahil dinako mo ang bawat isa rito ng ligtas at mapayapa at nakarating kami, Panginoon, ng walang anumang kapahamakan na nangyayari, O Lord God. Lord, sa oras na ito, Panginoon, wala kaming ibang dalangin kundi ang pagsama mo, Panginoon. Sabi mo nga, O Lord God, sa iyong salita na kung saan may dalawa o tatlo na nagkakatipon sa iyong pangalan, naroon ka sa kanilang kalagitnaan. Kaya, Lord God, maraming salamat po at dalangin namin, Panginoon, na buksan mo ang puso ng bawat isa. Buksan mo, Panginoon, ang aming kaisipan, Panginoon, at anuman ang mga kapahayagan na nais mong ipahayag sa umagang ito, Panginoon, ay malaya naming matanggap, Panginoon. Lord, itago mo ako sa iyong likuran upang ikaw makita at mahayag, Panginoon. Lord, langisan mo, Panginoon, ang aking labi, Panginoon, at ayan mo, O Diyos, na ito'y maging pagpapala, magdala, Panginoon, ng kalayaan, ng pagbabago sa kanilang buhay at pananampalataya at magbigay ng kalakasan sa aming espiritual na buhay, Panginoon. Lord, maraming salamat po, O Diyos, muli. Ito'y binabalik namin ng may kababaan, pananampalataya sa pangalan ni Jesus at tayo po'y magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating Panginoon. At tayo po'y makaupo na sa presensya ng ating Panginoon Diyos. Amen. Sa ating key verse po, ay nagmula sa Roma chapter 13, verse 11 to 14. Kung babaybayin po natin itong verse, kung iintindihin natin,
Ito ay isang paalala po para sa lahat. Amen? Sino po ditong tunay na nakasumpong na sa Diyos? Magsabi ng amen. Amen. Tayo pong lahat ay nandito dahil tayo ay nakasumpong sa Panginoon. Kung tayo ay hindi nakasumpong, kung tayo ay hindi naka-encounter sa Lord, ay maaaring wala po tayo dito sa loob. At nasa labas tayo, baka laman tayo ng sabungan, laman tayo ng sugalan, laman tayo ng mga pagtitipon ng mga hindi sumasampalataya at hindi mananampalataya. Pero dahil tayo ay nakasumpong, kaya tayo ay nandito at naglalaan ng oras para sa ating Panginoon. At sa verse na to, ito ay tungkol sa pagpapaalala ni Pablo. Kung paano na tayong mga tinawag, tayong mga mananampalataya ay kinakailangang mamuhay ng ayon sa katotohanan at ng ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Amen? Kasi po, tayo bilang mga mananampalataya, tinawag tayo ng Diyos upang maging katulad ni Kristo sa lahat ng paraan, sa kanyang pagsasalita, sa kanyang ministeryo, at higit sa lahat sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Dahil ang ating pagkakristyano ay hindi lang po nasusukat kapag tuwing Sunday. Amen? Hindi lang every Sunday dapat tayo banal. Kundi sa araw-araw ng ating buhay ay naisa sa buhay natin, na i-apply po natin ang salita po ng ating Panginoon. Tignan po natin yung picture sa ating introduction. Amen. Ano po yung nakikita natin dyan sa picture? Yan ay bumbero. Tama ba? At nakikita natin sa bumbero yung ginagawa niya ay inaapula yung apoy. Yan, pinapatay niya yung apoy. Dahil bilang isang bumbero, ang kanyang tungkulin ay tumugon sa pangangailangan ng tao, lalo na sa sitwasyon na merong sunog. At meron din dyan na iniligtas niya yung kanyang kasama na nasugatan o na disgrasya o napahamak. At sa babang bahagi ay nandyan yung picture na kung saan iniligtas niya yung biktima doon sa sunog, naipit sa sunog. So yan yung tungkulin ng bumbero. So mahalaga sa bumbero ang bawat segundo. Amen? Kasi sa bawat, sa konting pag-antala po, ay maaaring magdala ito sa mas malala o critical na sitwasyon. Amen? Kaya importante sa bawat bumbero yung segundo. Wala silang sinasayang, wala silang inaaksayang oras at panahon. Kaya kapag merong tawag, emergency call, talagang tutugon sila at pupunta. Iiwanan nila kahit anuman yung kanilang ginagawa, kung sila man yung nagsiselfon, kung sila man yung nagkukwentuhan, kung sila man yung nanonood ng television, iiwanan nila yon. Alang-alang sa kanilang sinumpaang tungkulin bilang mga bumbero. So ang kanilang tungkulin na hindi po madali. Amen? Mahirap po. Sa pagkatrabaho nila na patayin yung apoy, iligtas yung biktima kapag merong naiipit sa sunog. Kaya kung titignan natin, ay yung kanilang tungkulin ay talagang taya buhay. Amen? Buhay ang kanilang nakataya. Buhay ang nakataya po sa kanilang paggampan ng kanilang tungkulin. Kapag meron silang nire-respondihang tawag na may kinalaman po sa sunog. So dahil dito, makikita natin no, yung kanilang kasigasigan at kung paano sila tumutugon at rumeresponde ng mayroong mabilisang aksyon at pagmamadali. Kasi nga importante sa kanila yon. Kapag hindi nila naabutang buhay, ay para bang accountable doon, accountability nila yon bilang mga bumbero. Dahil sa pag-antala, kahit na ilang minuto lang, ay merong nasawi o merong nalagay sa kapahamakan. So ang ating pong pag-uusapan, ang title po ay merong pamagat na urgency call. Urgency call. Ano po ba yung ibig sabihin ng urgency? What is urgency? The quality of being important and needing attention immediately. If something is urgent, it needs to be dealt with as soon as possible. So dito po sa urgency, pag sinabing urgency, ito ay pangangailangan ng mabilisan at agarang pagtugon sa isang importanteng sitwasyon o kaganapan. So importante po 'yon. Kaya nga meron tayong kaya nga sa mga bumbero ay 'yun ay tinatawag na urgency call. Merong emergency at kinakailangan ng mabilisang pagtugon o agad na pagtugon sa sitwasyon na importante.
So bakit ba natin kinakailangan na mamuhay ng mayroong urgency? Kasi bilang mga mananampalataya, alam natin yung katotohanan na ang Diyos ay malapit nang bumalik. Amen? Kaya ang ating pag-uusapan ng urgency call, kasi merong paalala, merong babala. Next slide, please. The Lord is at hand. Hurry up. So dahil malapit nang bumalik ang ating Panginoon, ay kinakailangan po nating magmadali. Amen? Ito ay isang katotohanan na hindi masyado na pag-uusapan. Kaya hindi nagkakaroon tuloy ng pagsisikap ang bawat mananampalataya na sumunod ayon sa kalooban at mamuhay ng may katuwiran sa Panginoon. Kasi hindi sila nagkakaroon ng pag-uusap at wala silang pagkatakot. Kaya nga ito ay isang paalala po para sa ating lahat na kinakailangan natin magmadali, kinakailangan natin mag-umaksyon kaagad sapagkat ang Diyos, ang ating Panginoong Jesus ay malapit na pong bumalik. Amen. The Lord is at hand. The Lord is coming. Jesus is coming soon. Sino po dito naniniwala na ang ating Panginoon ay malapit nang bumalik? At nakakalungkot po at nakakatakot dahil sa araw na ang Diyos ay muling bumalik dito at tayo ay naiwanan, kawawa po tayo. Amen? Bakit tayo kawawa? Sabi nga, mas mainam na hindi ka na nakakilala sa Diyos kasi doon wala kang pagsisisihan, walang regrets. Pero ikaw, na every Sunday nandito ka, lamang ka ng church, tapos sa araw na ang Diyos, na ang ating Panginoong Jesus ay bumalik, tapos hindi ka nakasama sa rapture, ay ikaw na yung pinakaawa-awang nilalang. Amen? Kaya nga ito isang paalala po para sa ating lahat, na tayo ay dapat na maging handa sa muling pagparito ng ating Panginoon. Ano po ba yung ginagawa natin paghahanda? Meron po ba tayong ginagawang paghahanda sa muling pagparito ng ating Panginoon? Yun po yung dahilan kung bakit tayo nagpapatuloy, kung bakit tayo naglilingkod sa Diyos, kung bakit tayo sa kabila ng mga paghihirap, pagsasakripisyo, ay nananatili pa rin tayo sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. Ang dahilan, ang ating motivation, ang dahilan ng ating pagpapatuloy ay upang makamit natin yung pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan sa para sa lahat. Amen? Palakpakan po muna natin ang ating Panginoon. Kaya nga sa verse natin, ano po yung kinakailangan natin gawin? Number one, get up. Bumangon po tayo. Saan? Letter A, next slide po. Verse. Sabi diyan, and do this, knowing the time that now it is high time to awake out of sleep. For now our salvation is nearer than when we first believed. So ito ay paalala ni Pablo sa bawat isa, sa lahat ng mga taga-Roma, lahat ng mga mananampalataya, at para sa ating lahat, na tayo ay dapat na gumising sapagkat ang pagliligtas ng Diyos ay higit na mas malapit na kaysa nung tayo unang sumampalataya. Amen? Kaya nga tayo ay namumuhay na sa, nabubuhay na sa last days. At kung tutusin, baka na nasa last minute na tayo o last seconds na tayo. So hindi po natin alam, wala po makakapagsabi na eksaktong araw ng muling pagparito ng ating Panginoon. Kaya nga dapat tayo maging handa. Dahil paano kapag mamaya pala darating si Lord? Tapos, hindi pala tayo ready, no? Meron pala tayo nakatagong kasalanan. Kaya nga dapat araw-araw, dahil hindi natin alam yung araw ng pagparito ng Panginoon, ay kinakailangan natin maging sigurista sa ating kaligtasan na tinanggap na regalo ng ating pong Panginoon. Letter A, get up from slumberness. So saan ba tayo dapat bumangon? Mula sa ating pagkakatulog. Get up from slumberness, for there is no snooze button in the coming of the Lord. Wala pong snooze button po doon. Kapag nag-rapture na, hindi mo pwedeng, alam niyo yung alarm clock, kapag, di ba, pag nag-alarm kayo, at ayaw niyo pang bumangon, anong ginagawa ninyo? Pinipindot niyo yung snooze para mag-extend o magkaroon ng extension yung pahinga ninyo o yung pagtulog ninyo. Pero sa araw na ang ating Panginoon ay bumalik, hindi po pwede yun. Sarap matulog eh, no? Sarap matulog, pag mabigat yung katawan. Kaya, syempre, kaya yung iba talaga nalilate sa work. Kahit ako nalilate. So, dahil malayo naman kasi talaga yung pinanggagalingan sa traffic. Pero, yung pinag-uusapan natin dito ay yung hindi po tayo nasusunod kung kailan natin kinakailangan ihanda yung sarili natin.
Kaya nga kinakailangan, araw-araw tayo ay handa sapagkat sa pagdating ng ating Panginoon na hindi natin nalalaman. Sabi nga sa pahayag, chapter 16, verse 15, makinig kayo, ako'y darating na parang magnanakaw. Pinagpala ang nanatiling gising at nag-iingat ng kanyang damit. Hindi siya lalakad na hubad at hindi mapapahiya sa harap ng mga tao. Pinagpala ang mga nanatiling gising at nagbabantay. Kaya nga, hindi naman ibig sabihin magpuyat, no? Ibig sabihin, sa spiritual na aspeto ay kinakailangan natin manatiling gising sa paraan na tayo ay handa. Anytime na dumating si Lord, ay sigurado po tayo na tayo ay makakasama. Ito, tanongin ninyo yung sarili ninyo at tingnan natin kung masasagot po natin. Tayo ba ay sigurado na sa pagparito ng ating Panginoon ay kasama tayo? Assess natin yung sarili natin. Magkaroon tayo ng self-assessment. Ano po ba? Kasi tayo lang yung nakakilala sa sarili natin. Kaya nga ito, Word of God, ang pangangaral ng salita ng Diyos sa pulpito ay hindi upang i-condemn at i-judge ang tao, kundi upang ituwid ang tao sa baluktot na pamumuhay upang ihanda sila, tayo, ang mga mananampalataya sa muling pagparito ng ating Panginoon. Amen? Kaya nga, bless po tayo kapag nakakarinig po tayo ng preaching na tayo tinatamaan. Di ba? Kasi minsan, pinipersonal natin kapag nakakarinig tayo ng preaching na parang tayo yung tinatamaan. Grabe naman to si Pastor. Sakit naman magsalita naman ito. Grabe naman mga aral to. Hindi mo niya tignan yung sarili niya. Tandaan po natin na yung mga pastor na nangangaral dito sa pulpito ay hindi po sa kanila galing yung mensahe. May mga pagkakataon na yung mensahe ay para din po sa pastor. Amen? Dahil ang salita ng Diyos ay hindi lang po para sa inyo, kundi para sa lahat, maging yung mga nangangaral po. Kaya nga may mga pagkakataon na kahit yung pastor tinatamaan, pero hindi po, hindi pwedeng hindi pwedeng laktawan. Dahil yun yung katotohanan at kailangan marinig po ng tao. Kung ikaw ay tinamaan sa pangangaral, hindi magpasalamat ka sa Diyos. Dahil meron kang pagkakataon na maitama mo yung sarili mo. Kesa naman sa ikaw ay nagpapanggap na sigurado at ikaw ay buong yung kumpiyansa mo, nakasama ka, pero pagdating ng araw ay hindi ka pala kasama at naiwan ka pala sa muling pagparito ng Panginoon. Amen? Kaya nga na tayo'y manatiling gising. For there is no snooze button in the coming of the Lord. Masaya po sa mundo. Sabi nga, di ba, bakit masarap ang bawal? Masaya po. Kung mayroon nga lang pagpipilian, kung meron lang choice, ay mas masarap yung kasama yung mga barkada mo. Kasi ako dati, ganun din po. Pero dahil tinawag ako ng Diyos, pinalaya ako sa ganung klaseng pamumuhay. Ako po ay nakatikim din ng mga manong marihuana, na sugarol din, mabarkada. Kaya nga yung mga kaibigan ko na hindi makapaniwala, pastor na pala to. Ganun talaga, ang Diyos ang kayang bumago sa bawat isa. Amen? Kaya nga kinakailangan, ayusin po natin yung sarili natin. Dahil hindi po nagtatapos sa araw na tinanggap natin si Kristo bilang Panginoon, hindi po doon nagtatapos. Meron pong proseso na kinakailangan natin pagdaanan. Letter B, get up from slothfulness. Bumangon tayo mula sa ating kakuparan at katamaran. Tayo, gising pero walang ginagawa. Di ba? Nakaka-relate po ba tayo doon, mga mommies, mga daddies? Kapag yung mga anak po natin, no, umaga na, tanghali na, nakahilata pa rin. Nagsi-cellphone. Hindi pa naghuhugas ng pinggan. Hinabayaan lang yung gawaing bahay. So dapat, tayo bilang mga mananampalataya ay sikapin natin na maging produktibo ang ating pong mga araw na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Kasi kapag ikaw ay nakahiga at laging tulog at walang ginagawa, walang output. Amen? Walang result. Walang bunga. Pero kapag ikaw ay masipag sa paggawa, sa ubasan ng ating Panginoon, ay ibubuhos ng Diyos yung bunga, yung output, yung resulta ng iyong pagpapagal. Kaya nga dito, bumangon tayo mula sa ating katamaran. For the Lord will come like a thief in the night. Sino dito napasok na yung bahay ng magnanakaw? Meron ba? Nakakalungkot, no? Kasi kung kailan ka nanakawan, nawala na yung cellphone, nawala na yung laptop, nawala na yung tablet, saka ka naghanda, saka ka naglagay ng CCTV.
Amen? Baliktad po sa ating Panginoon, kinakailangan paghandaan po. Hindi pwedeng dahil bumalik na si Lord, saka tayo magre-repent, saka tayo magsisisi. Wala na pong, wala nang second, third coming. Wala nang third coming si Lord. Second, dapat makasama natin, siguraduhin natin sarili natin na tayo ay kasama doon sa unang phase, sa first phase ng second coming ng ating Panginoon. Kaya nga sabi, may nagsabi na kung ang maliligtas ay 10, siguraduhin mong isa ka doon sa 10. Kung ang maliligtas ay 5, siguraduhin mong isa ka doon sa 5 na yon. At kung ang maliligtas ay 1 lang, siguraduhin mong ikaw yung nag-iisa na maliligtas na yon. Amen? Ganun po. Para masiguro natin na tayo ay sa Panginoon talaga. Dahil napakahirap dito sa mundo. Maraming temptasyon. Kahit paglabas mo nga lang mamaya sa church, alam ko na si Satan gagawa lang kaaway para tuksuhin ka. Para sirain yung araw mo, para mabaliwala yung araw na iginugol mo sa pagsamba sa ating Panginoon. Sabi nga sa Mateo chapter 24, verse 42 to 43, kaya't maging handa kayo, dahil hindi ninyo alam kung kailan darating ang inyong Panginoon. Unawain ninyo ito kung alam ng may-ari ng bahay kung anong oras sa gabi darating ang magnanakaw, siya'y maghahanda at hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Amen. Kaya nga ito ay isang urgency call eh. Urgent call sa bawat isa po sa atin na dapat seryosohin natin yung katotohanan na ang Diyos ay malapit nang bumalik. Kasi kapag iniisip mo na hindi pa darating si Lord, binibigyan mo lang yung sarili mo ng pagkakataong mahulog sa kasalanan. Pero kung iisipin mo na mamaya darating si Lord, hindi ka gagawin ng kasalanan. Amen? Kaya marami pong mga mananampalataya na nahuhulog sa kasalanan sa kabila ng kanilang pagiging Kristiyano, sa kabila ng kanilang identity, na sila ay mananampalataya na dahil hindi nila iniisip na ang Diyos ay malapit nang dumating. Amen? Ganun din naman po sa atin. Kaya kinakailangan po natin na maghanda talaga at bumangon, sipagan, upang nang sa gayon ay madatnan tayong gumagawa sa kanyang ubasan. Amen? Hindi tayo maging katulad ng tamad na lingkod na sinabi ng Diyos, ano sabi ng Panginoon? Na ang ibinigay sa kanya ay hindi niya ginamit, kundi ibinaon niya sa lupa. At sinabi ng Diyos na tamad at masamang lingkod, lumayas ka sa harap ko para praise. Yun yung ibig sabihin ng Panginoon. So, ibig sabihin na hindi po tayo kalulugdan ng Diyos kung tayo ay walang ginagawa sa Kanya. Kung tayo ay walang ginagawa po sa ating pong paglilingkod para sa ating pong Panginoon. Amen? Sana po nauunawaan po natin. Number two, get away. Therefore, let us cast off the works of darkness. Umiwas ka, lumayo ka. Saan? Letter A, get away from worldliness. So sa pinag-usapan natin, ito po ay mga binanggit, mention, yung revelry and drunkenness, lewdness and lust, strife and envy. Revelry, magulong pagsasaya at paglalasing. Kaya nga, ito ay dapat na maiwasan natin. No? Marami po kasing mga nahuhulog sa ganito. Nadadaya ni Satan. Kasi ang pagkakakilala na ang Diyos ay mapagpatawad, kaya pwedeng gumawa ng kasalanan, tapos pagkatapos, hihingi na lang ng tawad mamaya. Di ba may mga ganon? May mga ganong katwiran? Pero tandaan po natin na ang Diyos ay makatarungang Diyos din. Amen? Just ang ating Panginoon. Kung ano ang ating itinatanim, siya po ang ating aanihin. Kaya nga kung tayo ay namumuhay sa namamangka sa dalawang ilog, namumuhay sa kamunduhan, kasalanan, tayo po ay haharap sa paghahatol ng Diyos. Kaya nga sabi dito, ilayuan natin, get away from worldliness. Iwasan na natin yung pagsangkot sa mga magugulong pagsasaya at sa paglalasing. Meron pa ba dito? Meron pa bang mga Christian na nagiinom at sumasama sa mga magugulong pagsasaya? Pwede naman po yung pagsasaya, pero hindi magulo. Amen? Kasi baka naman sobrang pag nagkamali ka ng pag-intindi, hindi mo na,
hindi mo na talaga, inilayo mo na ng tuluyan talaga yung sarili mo sa mundo, sa mga tao na sa kapaligiran. So hindi po ganun. Yung magulong pagsasaya, yung hindi na nag-glorify si Lord. Yung mga usapan na kung saan ay hindi na, hindi wala na sa pamantayan ng kabanalan at katuwiran ng ating Panginoon. Kaya nga kinakailangan na maging, na magbantayan natin sarili natin. Lalo na kapag tayo ay nasa pagtitipon ng mga hindi mananampalataya at tayo lang yung believer doon. Nakakalungkot kasi may mga pagkakataon na kahit ikaw ay nadadamay na, nakakasama na nila. Amen? Na kung saan hindi dapat, sa halip na magsilbing ang asin at ilaw, ay nai-impluensyahan ka pa ng mga taong nasa kapaligiran mo. Paano mo sila maaabot kung ikaw mismo ay nadadala nila sa kanilang paraan ng pamumuhay? Paano ka magiging isang buhay na patotoo kung ikaw mismo yung sumisira dahil inaayunan mo yung kanilang mga masasamang gawa? Amen? At ito ay hindi dapat na mangyari at maiwasan po natin. Lewdness and lust, kahalayan at kalaswaan, strife and envy, yung alitan o yung pagtatalo at yung paghiinggitan. So ito po na binanggit ay hindi po dapat natin isabuhay o maging paraan ng ating pamumuhay. Kundi iwasan muna natin, pagsikapan po natin na tayo ay hindi makapamuhay sa ganitong klaseng kaparaanan. Pero alam ko po at naniniwala ako na wala na pong Kristiyan na ganito. Dahil kahit papano naman alam ko na ang banal na Santong Espiritu ay binigyan tayo ng conviction na gawin ang tama at ang kalooban ng ating Panginoon. May mga pagkakataon na tayo bumabagsak, pero hindi hayagan yung ating pagsalungat at yung ating paglabag sa kalooban at utos ng ating Panginoon. Kaya, alam ko na wala na po tayo dyan, pero yung isa lang yung pinakakalaban po natin. Alam niyo po kung ano? Yung technology. Yan po ay isang bagong mukha ng mundo, ng kamunduhan. Alam niyo po ba si Satan? Ano yan eh? Nagle-level up din yan. Dati, ganito, sa panahon nila. Pero ginagamit na ni Satan yung technology para tayo ay mahulog sa kamunduhan at mawala sa ating Panginoon. Kaya nga bantayan po natin yung mga anak natin na kung saan hindi dapat 3 years old, 2 years old, naghahawak na ng cellphone. Hindi po dapat natin ginagamit na pangpatahan ng iyak yung cellphone sa ating mga anak. Amen? Kundi dapat ilayo natin sila doon. Huwag nating hayaan na sila ay ma-expose kasi meron po. Ganun po yung nangyari. May mga kakilala po kasi ako na hindi na lumalabas ng bahay, hindi na lumalabas ng kwarto, nakakulong, panidudut ng cellphone. At anong ginagawa nila? Adik. Hanggang sa lumalabo na yung mata. Hindi na nagiging normal at balansa yung pagkain nila sa araw-araw. So hindi po nagiging tama at hindi yun ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya nga dapat na tayo ay maiwas o umiwas sa teknolohiya. Hindi po natin, kundi dapat magkaroon tayo ng tamang paggamit, tamang paraan ng paggamit, matalinong paggamit ng technology at hindi yung technology ang gumagamit po sa bawat isa. Amen? Kasi tayo na po yung ginagamit ng technology. May mga pagkakataon na nawawalan na tayo ng panahon sa Lord. Hindi na tayo nakapag-devotion, nakapag-quiet time dahil puro doon tayo ng cellphone. Mas mahaba pa yung oras at panahon natin sa pag-Twitter, Facebook, Instagram, kesa sa pagbabasa ng Bible. May mga pagkakataon, dapat nga ang Kristiyano may Bible eh. Amen? Ang pulis may barel. Tayo, bilang mga warrior ni Lord, kinakailangan natin merong sandata at yun ay Biblia. Hindi po yung apps, hindi po yung Bible apps, no? Bakit? Kasi may tukso dyan eh. Nagbabasa ka ng Bible. Nag-pop up. May nag-message. Bubuksan mo, nakalimutan mo, nagbabasa ka pa rin ng Bible. So, hindi applicable, hindi advisable. Nasisira. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya, praise God, kasi ito po yung itinatanim sa amin ni Pastor Ruben eh. Na hindi po kami tumatayo sa pulpit, na cellphone, yung Bible, meron po kaming mga kanya-kanyang Bible. At glory to God kasi dahil napapatunayan po sa ganong klaseng paraan na yung pagsunod sa kalooban ng ating pong Panginoon. Kaya, yun,
diwasan po natin dapat yung technology. Kasi number one na kalaban po natin yun. Yun yung ginagamit ni Satan para tayo ay tuluyang ilayo sa ating Panginoon. Amen? Sabi nga, sa unang Juan chapter 2, verse 4 to 6, ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit hindi naman sumusunod sa kanyang mga utos ay sinungaling. Grabe, no? Bigat. Pero hindi po ako nagsalita niyan, kundi si Lord. Ang Bible po. Ang nagsasabing nakikilala ko siya, kaya nga sabi ng Bible sa Mateo, na hindi lahat ng tumatawag sa akin na Panginoon, Panginoon ay makapasok sa aking kaharian. Kundi sila lamang na mga sumusunod at gumagawa sa aking kalooban. Hindi po ibig sabihin, porket kilala natin si Lord at sumasampalataya tayo kay Jesus, ay secure na tayo. May proseso po yan. Yun yung sabi ko nga kanina, hindi po doon nagtatapos. Kinakailangan natin mamuhay hanggang tayo ay nandito sa lupa ng ayon sa halimbawa na iniwan po sa atin ng ating pong Panginoon. Bakit? Kasi lahat po sumasampalataya, kahit yung mga unbeliever. Diba? Sumasampalataya naman sa Diyos, ha? Lumuluhod nga sa mula doon sa pintuan ng simbahan hanggang sa altar. Diba? Kahit nga si Satan, sumasampalataya rin. So hindi po yun yung dapat natin tignan. Kundi kung paano tayo makapamuhay ng ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Dahil ang Diyos ay babalik para sa mga mananampalataya na matatagpuan niyang walang batik at walang kapintasan sa kanyang harapan. Amen? Sabi nga dito, nakikilala ko siya ngunit hindi naman sumusunod sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Sino man nagsasabi na natili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pamumuhay ni Jesucristo. Yun yung ibinibigay sa ating pamantayan natin. Yung guide natin kung paano ba tayo makakasiguro na tayo ay kasama sa second coming ng ating pong Panginoon. Na dapat taglayin natin yung kabanalan at yung katuwiran na nagmumula sa Diyos. Mamuhay ng katulad ni Jesucristo. Dapat no, magpakilala natin si Jesus. Kung gusto nyo makilala si Jesus, basahin natin yung Book of John. Kasi nandun, nakatala yung kanyang buhay at yung halos lahat ng tungkol kay Jesus ay nandun. Kasi doon din ako nag-start. Nung binasa ko yung Book of John, ay mas nakilala ko ng malalim ang ating Panginoon. Si Jesus, kung sino ba siya at kung paano ba siya namuhay at naglingkod dito sa lupa. At siguro 5 beses ko na naulit, dumating pa nga sa punto na na-memorize ko yung ilang chapter ng ng Book of John. Kasi sa paulit-ulit kong binabasa. At yon, sabi pa sa Santiago 1:22, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Kaya nga hindi po natin madadaya ang ating Panginoon. God is not mocked. What you sow is what you reap. Amen? Ano man yung ginagawa natin ng lihim sa dilim ay mahayag yan sa liwanag pagdating ng panahon. Wala tayong maikukubli sa ating pong Panginoong Diyos. Ang tao madadaya natin pero kailanman hindi ang Diyos. Yun po yung lagi natin tatandaan. At hindi po natin dapat na maging kasanayan, nagagawa tayo ng kasalanan tapos mamaya magre-repent. Hindi po dapat ganun. Doon may biyaya, kaya nga yung biyaya ng Lord na abuso eh. Sobra-sobra yung biyaya ng Lord sa atin sa panahon natin ngayon. Bakit? Kasi alam niya na sobra rin yung kasalanan ng tao. Ganun, sumasabay si Lord sa sitwasyon, kalagayan ng tao, sa kalabisan ng biyaya na kanyang ibinibigay po sa atin. Letter B, get away from your comfort zone. Tayo ay lumayo at umiwas doon sa ating comfort zone. Ano ba yung ibig sabihin ng comfort zone? Ito yung kung saan tayo komportable. No, may mga ilan na naglilingkod ayon sa kanilang comfort zone. At wala talaga yung tinatawag na sacrifice. O wala yung tinatawag na lumalabas ka dun sa box, sa comfort zone mo. At kapag ikaw ay lumayo sa comfort zone, ibig sabihin, letter A, natatanggap mo yung pagtutuwid sa'yo ng leader mo, ng pastor mo. Accept correction. Amen? Kasi marami po sa atin na ayaw po natin na pagsasabihan. Ayaw po natin na nasisilip yung ating mga ginagawa. Ayaw natin na tayo ay pinapakialaman. Ayaw natin na tayo ay na-expose
Hindi po dapat ganun. At kapag tayo napagsabihan, nagtatampo po tayo. Lumilipat tayo sa ibang church. At kapag doon nasita tayo, ay lilipat na naman tayo ng ibang church. So, palipat-lipat, walang nangyayari. Bakit? Hindi po kasi church yung may mali, kundi yung personal, yung individual. Amen? Kaya nga dapat natanggapin natin kung tayo man ay tinutuwid. Sabi nga, open rebuke is better than secret love. Kung tayo ay na-rebuke, magpasalamat at magpuri tayo sa ating Panginoon. Dahil merong meron tayong chance at opportunity na baguhin natin yung ating sarili. Be the light. Tayo ay maging liwanag. Huwag nating itago at huwag nating ikubli, di ba? Huwag nating itago sa ilalim ng sa ilalim yung ating ilawan, kundi hayaan natin itong ipatong sa ibabaw upang mailawan ang ating nasa paligid. So kaya nga dapat na maging proud tayo, ibig sabihin niyan, na tayo ay dapat na maging proud sa ating identity bilang mga mananampalataya. Kasi kapag tayo ay nasa kalipunan na ng mga diwan ng palataya, ng mga unbeliever, hindi tayo nagpapakilala eh. Amen? Kaya nagagawa natin sumabay sa kanila. Pero kung tayo ay maninindigan, na tayo ay may pagmamalaki natin, yung ating identity ay magiging ilaw po tayo sa karamihan. Dahil hindi po natin hayaan na tayo ay madumihan yung pangalan ng pagka-Kristiyano. Kaya malaya ka kasi hindi mo pinapakilala yung sarili mo. Pero once may pinakilala mo yung sarili mo bilang Kristiyano, magkakaroon ka ng limitasyon at ng boundary sa iyong paggalaw, sa iyong pagkilos, at doon nag-glorify si Lord. Kasi nabibigyan mo na nagiging ilaw ka sa mga tao nasa kapaligiran mo. Amen? Kaya nga buti pa yung ibang relihiyon, di ba, sinasabi na ikinararangal ko na ako ay blank. Amen? Dapat tayo yun eh. Na ikinararangal natin na tayo ay Kristiyano. Na proud tayo. Na tayo ay tinanggap, tinubos, tinugasan ng dugo ni Kristo, pinalaya mula sa kasalanan at binigyan ng buhay na walang hanggan. Amen? Na dapat maging masaya ka doon. Sino ditong kapag nagbigay ng regalo, tapos yung binigyan mong regalo, hindi natuwa. Ikaw bilang nagbigay, anong mararamdaman mo? Masakit, di ba? At nakakalungkot. Hindi na-appreciate yung binigay na regalo sa'yo. At ganyan din dapat tayo na ipakilala natin. Ipangalandakan natin na tayo ay tinubos ng dugo ni Kristo, na tayo ay mananampalataya, na tayo ay tinawag at tinirang ng ating Panginoon. Amen? Kaya nga, be the light, na maging ilaw tayo. Carry your cross. Ito ay pakikibahagi sa paghihirap ni Kristo. Yung iba, nagutom lang. Kinestyon na agad si Lord. Di ba? Hindi lang naputulan lang ng kuryente. Lord, bakit ganito? Di ba? Bakit kinu-question natin si Lord sa mga simpleng pagsubok, sirkumstansya na kayang-kayang solusyonan ng ating Panginoon? Kaya nga, carry your cross, na tayo ay pasinin natin yung ating pong cross na tumutukoy sa sakripisyo bilang bahagi ng paghihirap na ginawa ng ating Panginoon. Kaya nga sabi ng Bible na walang alipin nakakahigit sa Panginoon. Kung ano yung kanyang naranasan at nilakaran, ay gain din dapat ang kanyang mga tagasunod, ang kanyang mga follower. Na tayo ay dapat na makibahagi sa paghihirap ng ating Panginoon. Kaya nga every time na tayo isinusubok ng panahon ng buhay, ay hindi dapat tayo nalulungkot at nalulumbay, kundi tayo ay nagagalak at nagpapasalamat sa ating Panginoon dahil doon ay nagiging bahagi tayo ng paghihirap ni Kristo. Amen? At maliban doon, dahil tayo po ay nagkakaroon ng pagkakataon na masaksihan at maranasan ang kapangyarihan ng ating Panginoon Diyos. Kapag tayo ay masagana, magaling, malakas, masigla, at walang iniisip na problema, nakikita ba si Jesus doon? Hindi. Hindi po. Pero kapag tayo ay may sakit, kapag tayo ay may problema, kapag tayo may pagsubok, kapag tayo ay hinahamon ng panahon, nahayag ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Amen? Mas obvious yung kanyang pagkilos at paggalaw. Kaya nga kung may pagkakataon, mas piliin natin na maging bahagi tayo ng paghihirap ni Kristo. Upang nang sa gayon ay maipagmalaki natin na meron tayong Diyos na tumutugon sa panahon ng ating pangangailangan. Amen? Palakpakan po natin ng ating Panginoon. Deny yourself. Ibig sabihin, hindi na ikaw yung magiging, hindi na yung self-centeredness, kundi Christ-centeredness na.
Amen. Hindi na ikaw yung nagmamaniobra ng buhay mo, kundi si Kristo na. Ibig sabihin, mayroong pagtanggi sa sariling kagustuhan, sa sariling hangarin, pangarap, ambisyon. Kaya nga sabi ng Bible sa Mateo 16:24-26, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sino man nagnanais sumunod sa akin ay kailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Kung tayo, kung i-deny natin yung sarili natin, kung tayo, kung papasinin natin yung krus at itatakwil natin yung ating sarili, tayo ay magkakamit ng buhay na ipinangako ng ating Panginoon Diyos. Amen? Kung tayo ay namumuhay sa sarili, nabubuhay para sa sarili, at nawawala si Jesus sa buhay natin, so doon hindi po natin nasisiguro yung sarili natin doon sa pangako ng Diyos. Kasi tayo yung nasusunod eh. Pero kung bibigyan natin ang opportunity si Lord ng pagkakataon na siya yung maging sentro ng ating buhay, ay malaya natin mararanasan yung kanyang pangako, yung kanyang kabutihan, kadakilaan na kanyang gagawin po sa atin. Amen? Number 3, get going. Let us walk properly as in the day. Kanina, sa number 1, get up. Number 2, get away. Number 3, get going. Let us walk properly as in the day. Letter A, to prepare yourself at his coming. Have you put on the armor of light? So bakit natin kinakailangan magpatuloy? Upang ihanda po natin yung ating sarili sa muling pagparito ng ating pong Panginoon. Yun po yung dahilan eh. Yun po yung dahilan ng ating pagsisikap, ng pagpapagal, ng pagsasakripisyo, ng ating paglilingkod upang tayo ay magkamit ng pangako ng Diyos na tayo na magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nga sabi dito, have you put on the armor of light? Bilang paghahanda, ano ba yung ginagawa natin? Kaya nga naghahanda, ibig sabihin, busy ka. Amen? Meron bang naghahanda na nakahiga pa rin at natutulog? Wala po. Kaya dapat kinakailangan natin bumangon, gumising, upang nang sa gayon ay maihanda po natin yung sarili natin sa muling pagparito ng ating Panginoon. At kinakailangan natin isuot yung armor of light na nagdadala sa atin upang gumawa ng mabuti para po sa ating Panginoon. Sabi nga sa Efeso 5:16, gamitin ninyo ng lubusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon sapagkat puno ng kasamaan ang kasalukuyang panahon. Naglalabanan yung liwanag eh, sa kayang dilim. So tayo bilang mga liwanag ay kinakailangan natin maipamalas o maihayag sa sanlibutan yung kabutihan na itinuro at iniwang halimbawa sa atin ng ating pong Panginoon. Amen? Ang kabutihan, marami pong mabait. Mabait lang, pero ang mabuti, ang Diyos. At hindi lahat ng tama ay mabuti, pero lahat ng mabuti ay tama. Kaya nga dito, kinakailangan natin na gamitin yung pagkakataon para makagawa tayo ng bagay na mabuti para sa ating Panginoon. Ano ba yung mabuti? Dapat na maunawaan natin kung ano ba yung mabuti. Ang mabuti ay ang maglingkod at gampanan yung tungkuling ipinagkatiwala sa atin ng ating Panginoong Diyos. Amen? Kaya para maging handa tayo, maihanda natin yung ating sarili, kailangan magpaka-busy tayo sa paglilingkod sa ating pong Panginoon at sa paggawa ng kabutihan sa iba. Letter B, to accomplish your task. Have you served your purpose? Para ma-accomplish natin yung ating tungkulin o yung gawain ibinigay sa atin ng ating pong Panginoon. Sapagkat tayo ay tinawag hindi para maupo lang. Amen? Hindi po tayo sitting ministry. Wala tayong nawalang ginagawa kundi tagapakinig lang. Bagamat hindi lahat tinawag para magpahayag ng Word of God, pero tayo ay merong accountability at responsibility na abutin yung mga hindi mananampalataya at dalhin kay Kristo. At ang tanong ay, nasa-serve ba natin yung purpose natin? Nasa-serve ba natin yung layunin ng Diyos na tayo ay tinawag, kaya tayo ay tinawag at pinili upang gampanan
yung mga gampanin na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Sabi nga sa Gawa chapter 20:24, "Subalit walang halaga sa akin ang aking buhay, magawa ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawain tinanggap ko mula sa Panginoong Hesus ang pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos para sa tao." Kaya nga kinakailangan natin i-share yung gospel, i-share yung katotohanan si Kristo sa buhay ng mga taong kaibigan natin, kamag-anak natin na wala pang espiritual na ugnayan at connection sa ating pong Panginoon. Kaya nga tayo ay tinawag hindi para sa wala lang. Dahil meron, tinawag tayo dahil merong ipinapagawa ang Diyos sa atin. At kinakailangan natin yun magampanan. Kinakailangan natin yun matapos, ma-accomplish, upang nang sa gayon ay tumanggap tayo ng gantimpalang nakalaan para sa atin. Sa Mateo 24:45-46, "Sino ang tapat at matalinong alipin? Hindi ba't ang pinamamahala ng kanyang Panginoon upang magpakain sa iba pang alipin sa takdang oras? Pinagpala ang alipin iyon kapag dinatnan siyang tapat na naglilingkod sa pagbabalik ng kanyang Panginoon." Kaya nga kinakailangan na tayo ay magkaroon ng puso sa Diyos. Kasi hanggat hindi po tayo nagkakaroon ng pagmamahal na sa paglilingkod, ay hindi po natin magagampanan ng totoo, ng genuine yung pagsaserve sa Kanya. Darating yung time na papapagod ka. Darating yung time na titigil ka. Darating yung time na aalis ka. Kasi wala talaga sa puso ang paglilingkod na ginagawa mo sa Panginoon. Pero kung ikaw ay nakakaunawa sa pagkatawag sa iyo ng Diyos, na narito ka hindi para manatiling nakatagapakinig, kundi merong gawin para sa Panginoon, ay uusbong sa puso mo yung apoy, yung passion, para gampanin yung kanyang ipinagagawa sa iyo. Ngayon, ang tanong mo ay ano ba yung pinapagawa sa akin, Lord? Kausapin mo ang Diyos. Kausapin mo ang Panginoon. Kinakailangan magkaroon kayo ng one-on-one, heart-to-heart talk ni Lord upang maging maliwanag sa iyo yung purpose mo sa buhay. Kasi tayo pinanganak, di ba? Sabi nga, billions, pero tayo yung nabuo, tayo yung nanalo, naging matagumpay tayo. Sa pagkapanganakan pa lang natin, tagumpay na yon. At yung pagkapanalo natin na yun, ano ba yung dahilan? Marami pang mga ilan na babalitaan natin na naaksidente, namamatay, kinukuha agad ni Lord, nang hindi man lamang nagamit sa ubusan ng Diyos. Sayang yung buhay. No? Sayang yung araw, yung oras na ginugol sa mundo sa halip na dapat sa Panginoon. Kaya nga tayo, dapat piliin natin na maging makabuluhan yung ating buhay. Maging kapakipakinabang tayo sa harapan ng ating pong Panginoon. Sabi nga ng isang preacher na alala ko, na tumatak lang sa akin, sabi, "Bago pakinabangan ng uod ang aking laman, kailangan si Lord muna ang makinabang sa aking katawan." Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya nga kinakailangan nating mag-serve sa Diyos. Kaya nakakatuwa dahil tayo po ay napakarami at alas konti lang yung vacancies dito. At ito ay isang pasimula sa lahat na tayo ay mag-commit para sa paglilingkod sa ating Panginoon. Darating yung panahon na hindi ka manatili dyan sa upuan. Darating yung panahon na hindi ka manatili dyan na nakikinig lamang ng Word of God. Darating yung panahon na kung saan kapag ikaw ay nag-commit, ay makikita ka dito sa pulpito at nangangaral ng salita ng ating Panginoon. Kaya ngayon yung pinaka goal natin dapat. Kaya nga sa mundo, ay masyado tayong uhaw sa mga parangal, sa mga achievements, pataasan, pagalingan, na kung saan hindi dapat, temporary lang po yun. Kailangan kung makikipagpaligsahan ka ng pagalingan, dapat yung doon na sa eternal. Amen? Maraming magaling sa mundo. Matalino. Pero ano ba yung nagawa niya sa Panginoon? Di ba? Yung mga bagay na ating naabot sa mundo ay hindi natin madadala sa kamatayan. Doon sa kabilang buhay, sinasabi nga ng iba, para mas makarelate ang lahat. Pero yung mga ginagawa natin sa paglilingkod sa Panginoon ay may gantimpalang nakalaan sa araw na tayo ay humarap sa Diyos sa paghuhukom ng ating pong Panginoon. Kaya ang kinakailangan natin, ma-accomplish yung task natin, yung purpose natin,
Hanapin natin kung saan ba tayo dinisenyo ni Lord. Kung ang pagkatawag sa iyo ng Diyos, halimbawa sabihin natin na ang pinapagawa sa iyo ni Lord ay mag-commit sa music team dahil meron kang talento sa pagkanta. Pero hindi mo ginagamit, mas active ka pa sa paligsahan, sa competition, sa singing contest. Pero hindi ka makita dito sa tablado na umaawit ng papuri para sa ating Panginoon. Aba, hindi naman po tama yun. Dahil si Lord yung nagbigay sa iyo ng talento, dapat si Lord, kay Lord mo unang ibigay alay yung talento na yan para, at gamitin para sa Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Letter C, to secure your salvation. Get going to secure your salvation. Have you kept yourself blameless and spotless? Philippians 2:12. Kaya nga, mga minamahal, tulad ng inyong buong pusong pagsunod, noong ako'y kasama pa ninyo, lalo kayong maging masunuring ngayong ako'y malayo sa inyo, pag sumikapan ninyong maging ganap ang inyong kaligtasan ng may lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos. So kinakailangan natin pagsumikapan na maging ganap yung kaligtasan natin. At paano yun? Kinakailangan natin panatilihin yung sarili natin na walang batik at walang kapintasan. Tayo ay hinugasan na ng dugo ni Kristo. Tayo ay isang parang puting damit na nakalubog sa putik, na pagkaahon ay sobrang dumi. At ang ginawa sa atin ni Jesus ay hinugasan ng kanyang dugo at tayo ay pinaputing muli. At every time na tayo magkakasala, para tayo natatalsikan ng mga putik. Nagkakaroon ng dumi. At para matanggal yun, kinakailangan natin mag-repent. Yung sabi dito, to secure your salvation, upang masiguro natin yung ating kaligtasan, eh, huwag nating hayaan na tayo ay magkaroon ng batik, magkaroon ng kapintasan, magkaroon ng dumi yung ating kasuotan na puti. Huwag nating hayaan na matalsikan ito ng anumang bahid ng kasalanan. Kaya nga kinakailangan na tayo ay mamuhay ng ayon sa salita ng Diyos, ayon sa kalooban ng ating Panginoon, upang nang sa gayon ay mapanatili natin yung ating sarili sa kabanalan at sa katuwiran at sa katotohanan. Kaya nga kung tayo ay makagawa man ng kasalanan, ay mag-repent po agad. Huwag natin patagalin. Dahil ang kasalanan, kapag yan ay nanatili sa puso ng tao, naguugat yan. Namumungay ng isa pang kasalanan na maaaring magparumis sa iyo ng tuluyan at magpatigas sa puso mo hanggang sa tuluyan kang mawala sa Panginoon. Amen? Kaya huwag mong pagbibigyan. Sabi nga, kapag binigay mo ang iyong kamay, kakainin niya yung buong braso mo. Kasi tuso ang diablo, tuso ang kaaway. Kaya kapag pinalagpas mo at hindi nakatulog ka, pinalipas mo ang isang araw na hindi ka nagre-repent, bukas mas matindi pa yung gagawin ni Satan para tuksohin ka. Kaya ang kinakailangan na tayo ay maging sigurado palagi sa pamamagitan ng pag-iingat ng ating sarili sa ating pong Panginoon. Ikalawang Pedro chapter 3 verse 14, kaya nga mga minamahal, habang naghihintay kayo, sikapin ninyong kayo'y madatnang namumuhay ng mapayapa, walang dungis at walang kapintasan. Kaya nga, paano ba tayo makakapamuhay? Lagi tayong magbasa ng Bible, ng Word of God. Lagi natin ilaan yung ating oras at panahon sa devotion at sa ating quiet time upang nang sa gayon ay maging malinaw sa atin, sa ating kaisipan at sa ating puso kung paano ba tayo dapat na mamuhay. Kasi paano mo malalaman yung kalooban ng Diyos kung hindi ka nagbubuklat ng Biblia? Amen? Kakausapin mo ang Diyos, Lord, ano bang gagawin ko? Antayin mo magsalita ang Diyos sa isang direkta? Hindi po mangyayari yun. Si Lord ay nagsasalita sa pamagitan ng Biblia. Kaya kung ikaw ay merong gustong mensaheng matanggap mula sa Panginoon, simulan mo magbuklat ng iyong Biblia. Amen? At doon mo maunawaan kung ano ba yung ipinapagawa sa iyo ng Diyos at kung paano ka ba dapat na mamuhay ng ayon sa kanyang mga salita. Walang ibang pamantayan, kundi ang salita lamang po ng ating pong Panginoon Diyos. Sa ating realization, maiksi lang po yung topic po natin. If you knew that you had only a week to live, would you live differently? Kung meron kang isang linggo na lang, sabihin natin, magkakaroon kayo ng pagbabago sa buhay mo. Naalala ko kasi meron akong kakilala, pinag-pray namin ni Pastor Ruben na tinaningan na siya ng doktor kasi may cancer.
Tapos, ang kanyang ginagawa, ina-enjoy niya na lang. At talagang ginagawa niya ng sentro si Lord. Binawi niya yung mga panahon na hindi niya nagawa nung una. Kaya kung ganon yung magiging katayuan natin, magkaroon kaya ng pagbabago? What makes you confident that you have more time? Kaya nga kinakailangan na lagi nating itanim sa ating isip na malapit nang bumalik si Lord, na malapit nang dumating si Jesus upang magkaroon tayo ng pagkatakot na tayo ay maiwanan sa rapture. Naalala ko sa church po namin, nagkaroon po kami ng ano tawag dito? Yung nandula. Hindi dula eh. Prank? Paano ba? Paano ba sabihin? Nagplano po kami nila Pastor Ruben, ng mga actor at actress po sa church para maging mga katotohanan. Kami po, nila Digon Ami, ako, saka yung isang kapatiran po namin, na kung saan ay magpapanggap na nag-rapture na. Para tignan kung ano ba yung magiging dulot nito sa mga taong naiwan. At noong time na yon ay umakit si Pastor Ruben. Tapos, may nagtetestimony. Tapos si Digon Ami, sumunod sa taas, sumigaw, tumili, ng nakakapangilabot na tili, na kung saan makukot talaga yung attention ng congregation. Tapos bumaba siya ng bit-bit yung sapatos at bit-bit yung polo at yung pantalon. Tapos kami, na kinausap din, ay nagpanik. Nagpanik kami. Tapos nakita namin yung mga, naging maganda po yung result. Kasi pagkatapos po na naging aktibo po yung bawat kapatid namin, mga kapatiran. Dahil nakita nila yung, naramdaman nila yung pagkatakot eh. Walang idea nangyari yon na para sa kanila, kala nila totoo. Na nagkaroon naman ng magandang dulot sa kanila. Dahil na-experience sila ano yung pakiramdam kapag ikaw ay naiwanan. Nagdulot ito ng pagkatakot na nagdala sa kanila para ituwid nila yung kanilang buhay. Kaya nga dapat ganun din, magkaroon tayo ng pagkatakot eh sa araw na darating kapag tayo ay naiwanan. Kasi kung wala tayong pagkatakot, parang hindi natin seseryosohin eh yung pagparito ng ating Panginoon. Yung muling pagparito ng ating Panginoon. Kaya nga kinakailangan na lagi nating isaisip na babalik na si Lord mamaya para hindi ka matempt na mahulog sa kasalanan at hindi ka magkaroon ng pagkakataon na pagharian ng kasalanan ni Satan. Kaya sa ating realization, next slide, we already heard so much about the coming of the Lord. Does it make changes in our living? Or after we heard it, we drop it off again? Maraming mga pagkakataon, maraming beses natin narinig yung muling pagparito ng ating Panginoon. Pero ano ba yung naging impact nito sa atin? Ano ba yung naidulot nito sa atin? O baka pagkatapos lang natin itong marinig, ay binitawan lang natin agad. Hindi nagdulot ng pagbabago sa ating buhay. Ito kasi ay isang paalala, babala. At kapag merong babala, ay kinakailangan merong pagsisiguro para hindi tayo mapahamak. At kaya nga, blessed po tayo dahil narinig po natin yung ganitong mga pahayag upang maihanda po natin yung ating sarili sa muling pagparito ng ating Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon Diyos. Sa ating application, but put on the Lord Jesus Christ and make no provision for the flesh to fulfill its lust. Put on His holiness, righteousness, and truthfulness. Ito yung pamantayan ng Diyos kung paano ba tayo makakasiguro na tayo ay makakasama sa Kanyang muling pagparito. Hindi po natin masasabi na tayo ay makakasama kung tayo ay namumuhay sa carnality, sa corruption, sa kamunduhan, sa worldliness. Kinakailangan magkaroon po tayo ng holiness, ng kabanalan, ng katuwiran at ng katotohanan. Upang tayo ay makasiguro na tayo ay ligtas at kasama sa muling pagparito ng ating Panginoon. Sabi nga ng Efeso 4:22-24, iwan na ninyo ang dating pamumuhay, hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na nasisira dahil sa masamang pagnanasa,
Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip, at ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos at nahayag sa matuwid at banal na pamumuhay. Kaya nga dapat ayon sa katotohanan. Banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Kaya nga dapat na magkaroon tayo ng pagsuko sa Diyos. Hubarin natin yung dati nating pagkatao. Ibig sabihin, yung dati nating nakasanayan, yung kultura, yung tradisyon, yung pamumuhay, ay isuko natin yun sa ating Panginoon. At hayaan natin na isuot natin yung kasuotang nilikha ng Diyos na nahayag sa matuwid at banal na pamumuhay. Kaya nga kung ikaw ay dating sinungaling, isuko mo na sa Diyos yan. At ngayon ay simulan mo nang magsabi palagi ng totoo. Amen? Kung ikaw ay dating lasinghero, tigilan na natin yung pag-iinom at hayaan natin na tayo ay malasing na lang sa kapangyarihan at sa kapuspusan ng banal na Espiritu Santo. Kaya nga, iwanan natin yung dating pamumuhay. Isuot natin yung bagong pamumuhay na na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ng Diyos. Sa ating recap, ang ating pong text ay nagmula sa Romans chapter 13, verse 11 to 14. Ang title po ay Urgency Call. Number 1, Get Up. Point number 2, Get Away. Point number 3, Get Going. At sa ating conclusion, the enemy is working double time in these last days to destroy your faith. He will not stop doing everything until he drops you from his snare. Ang kaaway po ay nag-double time sa kanyang pagtatrabaho upang ikaw ay sirain at mahulog sa kasalanan o mahulog sa kanyang patibong o sa kanyang bitag. Hindi po tumitigil ang kaaway dahil tayo po yung target ni Satan. Amen? Hindi po ang unbeliever kasi sa kanila na po yan. Alam naman natin po yun, marami po nagsasabi. Ang kanyang target ay ang mga believer. Tayo, ng mga mananampalataya. Kaya nga kinakailangan natin magbantay eh. Dahil hindi natin alam na baka sa atin pala nakatutok tong kaaway. Tayo pala yung tinatarget nito. Sa atin pala nakatutok yung kanyang atensyon at yung kanyang mga pagpaplano. Sabi sa 1 Pedro 5:8, maging handa kayo at magbantay. Ang dyablo, ang kaaway ninyo, ay parang leyong umuungal at aali-aligid na naghahanap ng malalapa. Kaya nga, anong gagawin natin dito? Na mapapagod po tayo kung pare-salag po tayo. Amen? Kinakailangan po nating lumaban at sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya nga kung ang kaaway na nagdo-double time, bakit kaya? Kasi alam niya na malapit nang dumating yung araw, yung panahon na itinakda ng Diyos. At tayo ay ganun din. Na dapat, dahil alam natin na ang Diyos ay malapit nang bumalik, magkaroon dapat tayo ng pagsisikap na magampanan ang gawain ng Diyos na ipinagkatiwala sa atin ng merong pagmamadali at ng pag-aagad. Amen? Christ is coming soon. Do not let the others ignorant of this matter. So huwag nating hayaan na sila ay manatiling walang nalalaman tungkol sa ganitong katotohanan. Sa balita na ang ating Panginoon, si Kristo, ay malapit nang bumalik. Kaya nga, anong gagawin po natin? Share the truth, share the word, share the gospel. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Meron tayong 7 araw sa isang linggo. Gaano ba tayo kadalas doon nakakapagpahayag ng magandang balita o ng Ebanghelyo ni Kristo? Meron ba tayong napapalakas? Meron ba tayong kapatirang naaabot? Kanina, sa yung pinakita kong picture, tinataya nila yung buhay nila para lamang iligtas yung biktima na naiiwan sa gitna ng sunog. Yung mga kaibigan kaya natin, hayaan lang ba natin na sila masunog sa dagat-dagatang apoy? Okay lang ba sa atin yung mga magulang natin na sa pagdating ng araw ng Panginoon na hindi sila makasama? Kakilakilabot po ang sasapitin ng mga taong may iwanan dito sa mundo sa muling pagparito ng ating Panginoon. At gaano ka kasamang tao para hindi isipin yung kapakanan ng iba? Para sarilinin yung ebanghelyo o yung kaligtasan na tinanggap mo sa Diyos na libre. Kaya nga kung ikaw ay binibigyan ng pagkakataon ng Diyos, hanggat maaari, hanggat may pagkakataon, kapag may nag-open sa'yo ng problema, isama mo si Kristo sa payo mo, hindi yung mga mundong pagpapayo.
Amen? Dapat si Jesus, Word of God, yung ginagamit po natin sa lahat ng paraan. Sa paghatol, sa pagpayo, sa pagpapalakas, sa pag-abot sa mga taong wala pang ugnayan sa ating Panginoon. Life's most persistent and urgent question, what are you doing for others? Anong ginagawa natin sa iba? Next slide, when will you respond to urgency call coming from God? Sagutin po natin yung tanong na to. Magkaroon po tayo ng pagninilay-nilay sa katotohanan at sa kanyang mga salita. Hebreo chapter 3, verse 13. Sa halip magpaalalahan ng kayo araw-araw habang ang panahon ay matatawag pa ngayon upang walang sino mang madaya sa inyo ng kasalanan at sa gayon maging matigas ang puso. Amen? Magpaalalahan po sa isa't isa. Wag yung nakikita mo na nahuhulog sa kasalanan ng kapatid mo, wala ka pang ginagawa. Wala ka pang sinasabi. Inaayunan mo pa. Yun yung mas nakakalungkot doon. Imbis na ituwid mo, sabihin na mali ang kapatid, ay nakikiisa ka pa. Amen? Kaya nga dapat na maging malinaw sa atin na hindi po dapat ganun kasi Kristiyano na po tayo. Paano tayo magiging liwanag sa iba kung sa sarili natin ay hindi natin makita yung ilaw. Hindi, nag-aandap-andap, hindi man lamang nagliliwanag. Kaya ang kinakailangan na magpaalalahanan tayo. Tayo muna na magkakapatid sa pananampalataya bagong maging ilaw sa labas. Amen? Magbahaginan tayo ng liwanag upang nang sa gayon ay makita sa labas yung liwanag na nagmumula sa ating Panginoon. And this is the message of the Lord. Glory be to God. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po ay manalangin sa Diyos. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Dakilang Diyos, Panginoon, sa oras na ito, O Lord God, kami po ay nagpapasalamat sa opportunity na binigay mo sa amin, Panginoon, na makarinig ng iyong salita. Salamat po, Panginoon, dahil tunay nga, O Diyos, na ito'y pagpapala sa amin upang kami ay magising sa katotohanan mula sa aming pagkakatulog, Panginoon, na kinakailangan pala namin ihanda ang aming sarili sapagkat malapit ka nang bumalik, Panginoon. Lord, nawa hindi namin ito, Panginoon, sayangin at hindi namin ito, Panginoon, pabayaan, kundi seryosohin namin, Panginoon, at magkaroon kami, O Lord God, ng pagbabagong kaisipan at desisyon sa aming buhay na isuko sa iyo ang aming sarili. Upang kami, Panginoon, ay maging sigurado sa kaligtasan tinanggap namin mula sa iyo, Panginoon. Lord, dalangin namin na anuman yung aming salita na pakinggan ay magkaroon, O Lord God, ng application sa aming buhay upang nang sa gayon, Panginoon, ay hindi na maging dati o bumalik sa dati ang aming pamumuhay, kundi magkaroon, O Lord God, ng tunay na pagbabago na nagmumula sa iyo, Panginoon. Lord, dalangin ko, O Diyos, O Lord God, na ang mga salita mong ito ay magsilbing maso nadudurog, Panginoon, sa puso ng bawat isa. Magsilbing tabak, Panginoon, na tatagos sa aming puso at magbabali, Panginoon, O Lord God, puputol sa aming masamang pamumuhay at makamundok pamumuhay, Panginoon, na magdadala sa amin sa pamumuhay na ayon sa kabanalan, katuwiran at ayon, O Lord God, sa iyong kalooban. Lord, salamat po muli. Ito'y binabalik namin na may kababaan at pananampalataya sa pangalan ni Jesus at tayo po'y magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.
You've been so good to me. And every day I wake up, I breathe another breath of your mercy. Oh God, you've been so good to me. My delight is in you, 'cause I know that your hand is upon me. Oh, you got me dancing, and now I'm shouting. You got me living.